Ducati has expanded its popular Scrambler family with two additions. At isa na rito ang Scrambler 1100 Tribute Pro na featured ride natin for this episode. And this model was introduced as part of Ducati's celebration of the 50th anniversary of its air-cooled twin-cylinder motorcycle platform. It is also one of the motorcycle models revealed in the Ducati World Premiere 2022 video series titled Mark Your Roots. Staying true to this theme, the 1100 Tribute Pro incorporated several elements of heritage styling, including the 70s giallo ochre. Tignan nyo yan. Giallo ochre. Yellow paint job. Yan, kaya ganito yung tsura. Ano? Ito po yung branding nila. Black spoke wheels and a dark brown leather seat. Bukod pa sa looks nito, tingnan natin ano-ano ba ang mga nagustuhan ng ating featured owner na si John Paul Medina dito sa ating Ducati Scrambler 1100. John Paul, magandang hapon. Maraming salamat. Magandang hapon po, kuya. Thank you for spending time. Oh, eh, bakit ka nag-1100 na ganito, Ducati? First po, classic lover po ko. So gusto ko po yung classic style, pero naghanap din ako ng speed. So, yun yung adventure, tapos sports po. So, basically, nandun ka sa touch ng retro. Medyo may pagka-classic. Sa kabila ng bata ka pa, mas gusto mo classic. Pero, di ba mainit? Ano yung pinaka-gusto mo dito? Nararamdaman ko po, kuya, yung init pag nasa road, tapos traffic. Pero pagka naman tuloy-tuloy yung ride, like sa highway, wala naman po ako nararamdaman na init. And very smooth naman po yung ride niya. Even sa off-road, pagka pinalitan mo yung mode, kuya, maganda po siya sa off-road. So ilang modes ba meron? Meron po siyang 3 modes. One for city, journey, yung po yung ginagamit sa off-road. Mm-hmm. Then rain, pagka pumulan. Pero satisfied ka naman so far? So far po, yes. Opo. Okay naman. Ano mga i-modify mo na dito? May pinalitan ka na ba? O meron kang naiisip na siguro mas okay ito pagka ganitong ginawa ko? Actually, kuya, wala pa po akong pinalitan eh. So, lahat stock pa yan? Yes po, stock po lahat. Including exhaust? Correct. Okay. So, kung meron kang papalitan dyan o i-modify, ano yung parang iniisip mong pinakagusto mong i-modify dito? Tingin ko po yung dip. Busina po, yung busina. Opo. Okay. Para pong bumubulong lang pag bumisina. Mahina. Opo, mahina. Para hindi ka masyadong madinig talaga. Yes po. Okay, so yun lang ang gusto mo i-upgrade. So how about yung mga windscreen, ganyan. Okay naman ang tama. Okay naman po. Okay naman. Pa-ideal po na may windshield dito, pero masisira yung forma mo. Masisira yung forma po. Okay. So, ano pinakaayaw mo kung sakali naman? As the owner of this Ducati Scrambler 1100. Sa experience ko po yung pag nagra-ride na po ng mahaba, yung lakas po ng wind, yun talaga. Lalabanan mo po talaga once nagra-ride ka na. So, talagang hinihila ka po niya pa talikod. Pagka medyo bumubomba ng yes, konti, po, pa medyo pagka nag-speed ka na po. Bumilis ng konti. Mm. But so far, apart from that, kasi naked eh. Yes po. Wala ka namang parang ayaw ko nito sa kanya. Ito po, abot ko po siya. So madali ko po siyang maride. Even pagka ibibanking konti, madali po. So, so sakto lang, pati bigat, no? Correct po. 1100 po. Pero sakto lang, opo, pati bigat. At maganda rin bang torque niya or what? Sa speed po, may mga mas mabilis pong motor na natry ko, pero kung highway, long drive, pwede na po siya. Okay ka na, yes, okay na. Satisfied ka na. Ayan, opo. Eh, makikigamit na rin kami. Opo, para problema. Along the road, papunta natin po dun sa ating destination, makikipagpalit-palit lang tayo para ma-experience natin kung ano ba yung ride nila. Kaya nga ho, habang nagpapahinga, nagtatrabaho. Salamat. Thank you po, kuya. Thank you po. Thank you.
Samahan nyo kami as we celebrate Ducati's timeless heritage and unparalleled style dito po sa ating test ride na gagawin. Let's go! Ramdam mo kagad yung tunog ng Ducati. Pagkatunog ng Ducati, Ducating Ducati. Pero, pagamit na kasi tayo nung mas maliit na scrambler, ano? Siyempre, mabilis to. Alright, ito na po ang Ducati Scrambler Tribute Pro 1100. Ramdam mo kagad ang vibration as compared sa, siyempre, electric. Walang ka-vibration. Pinanggalingan natin. Ito po. Ramdam mo na may vibration siya kagad. Ramdam mo yung vibration niya. Lalo na pag diniin mo yung hita mo sa tangke. Ginrip mo. Pag ginrip mo yung hita mo sa tank, ramdam mo kagad talaga yung vibration. Pero syempre, Ducati is Ducati. Pagka pinitik mo siya, yung talagang napaka-responsive. Pero classic yung ano niya, no? Classic yung style niya. At saka yun, syempre, mararamdaman mo yung init. May init, no? Dahil compared dun sa scooter na dala nating electric, syempre walang kainit-init, no? Eto, syempre may init siya na nako-compensate kapag ka nasa highway ka ng ganito. So, yung power niya pwedeng mong pang konting off-roading, parang pwede din siya, magaang siyang dalhin, magaang din i-maneuver. Kanina nililiko-liko natin. Magaang to para sa doon na yung mga kagaya nga ng height ni John Paul. Height natin, hindi masyadong katangkaran. Sakto lang naman yung seat height naman din yan. Hindi ka naman mangukulangan ng power dun. Dali lang, ando na eh. Siyempre, dahil yung mga ganito, yung sagupa mo yung lahat ng hangin, ano, pagka bumibilis ka na dito, yun ang medyo magiging pagod mo nung pakikipaglaban mo sa hangin pag mabilis ka na. Pero yung easy-easy ride na chill-chill ride lang, yung mga hanggang 100, okay pa. Siyempre, may pagod sa'yo kasi lumalaban yung katawan mo. Para sa akin, ewan ko yung mga talagang magagaling na rider. Pero kasi sa akin, pagka hindi mo medyo iaabante ng konti yung katawan mo at iuyuko ng konti yung ulo mo at high speed, medyo talagang babatakin ka, no? Makikipaglaban ka. Kaya dapat na medyo attack mode ka ng konti pagka medyo mag-speed ka. Pero kung hindi naman masyado, lalo na nasa 100 lang, hindi mo naman masyado pang ilalaban yung katawan mo doon. Lahat naman ng motor, no, may mga vibration naman yan. Depende lang din sa level at depende lang din po kung ano yung inyong standard ng ano ba yung malakas para sa inyo, ano ba yung mahina para sa inyo. So yun, yung classic na forma niya, talagang parang old school ka nga. Ano na naman yun. Pero maganda yung handling niya. Siyempre, iba-iba po yung ano, iba-iba yung inyong taste, no, sa mga nagra-ride. Iba-iba naman yung kanilang gusto. Pero dun sa mga mahilig sa mga ganitong models, gaya na ngayon, scramblers, pwede nyong
ma-test ride yung mga ganito, malakas siya, powerful siya. Ramdam mo kagad talaga yung power niya at 1100, pero malakas yun, 1100 po. Here we go! Okay. So far, eto na tayo. Dito na tayo sa ating next hop, making use of the Ducati. So, pwede nyong i-test ride ang Ducati Scrambler na 1100. Yan. Tribute Pro, kung kanilang tawagin. Para sa mga mahilig sa mga ganitong klase ng ride. Check it out sa mga dealers nyo, no? La Toti Alberto. Shout out na lang din po sa inyo. So, next po tayo. So, from here, going to our destination na talaga, yung last stop na natin, we will be riding itong kay Macdo. Oh, ang kanyang GS Trophy. Ako naman magte-test, ha? Galing sa Ducati Scrambler, mag-GGS naman tayo.